My goal is to help the Philippine government and save millions of lives and families being victimized by this multi-billion Ponzi scheme. Ladies and gentlemen, people of the Philippines, I'm now exposing the largest investment scam in Philippine history using religion as a front. So now, what is this largest investment scam that I'm talking about? It's Kapa, or legally known, legally registered as Kapa Community Ministry International, Inc., founded by Pastor Joel A. Apolinario in Bislig City, Surigao del Sur, incorporated to Securities and Exchange Commission last March 3, 2017. So anong nangyari pagkatapos ma-register ng Kapa sa SEC? 5 days after, on March 8, 2017, nag-issue ang SEC ng isang public advisory against Kapa due to unauthorized investment taking scheme. On February 14, 2019, this year, SEC issued a cease and desist order against Kapa Community Ministry International, Inc. And 30 days after, on March 14, 2019, they made the decision permanent after Kapa failed to file a petition. And recently, this month, April 3, 2019, naglabas ng decision ang Securities and Exchange Commission revoking the Certificate of Incorporation of Kapa Community Ministry International, Inc. Meaning to say, na-revoke na sila and they are not anymore a entity legally recognized by the Philippine government. Ang malaking tanong ngayon, ano ba yung maling ginagawa ng Kapa kung bakit sila pinuntirya at kinalaban ng SEC at humantong sa revocation ng kanilang Certificate of Incorporation? Ano ba yung nilalabag nila sa batas? The answer is they're executing a massive investment scheme, a Ponzi scheme, wherein the corporation, the non-profit corporation, which is the religious organization, ay ginagawa nilang isang donee, tagatanggap ng donation, represented by their leader, Pastor Joel A. Apolinario, wherein the members of the religious organization, the members, alright? Bago ka maging member, you are obliged to invest a certain amount, minimum of 5,000 pesos. Alright? Na ikaw, bilang member na papasok sa Kapa, which is a religious organization, you're gonna pay a minimum of 5,000 or even more, and you will be called a donor. Take note. Bilang isang membro na magpapa-member or papasok sa Kapa, sa isang ministry, religious organization, you will be called a donor. At yung pinasok mo na pera, the money that you are investing to this ministry, they are called donations. At pipirma ka ng isang deed of donation, hindi investment contract, and you will be promised a 30% monthly interest from the donation that you made, alright? And then this monthly interest, they are calling it love gifts. Can you see kung paano nagamit yung relihiyon? They're calling it love gifts. Lahat, walang legal hold. When I say walang legal hold, walang butas in terms of legalities. No taxation, walang habol sa kasuhan kasi hindi naman loan, hindi naman memorandum of agreement, hindi naman investment contract and all. Hindi naman deed of stocks or deed of shares or whatsoever. Ng mga legal documents, wala lahat. They're calling it donations na ikaw bilang isang pumasok na membro sa religious organization na nagpasok ng pera na umaasa na makakuha ng 30% monthly interest every month. Can you see kung paano nila ginamit ang relihiyon? Kung paano sila nagtago sa likod ng relihiyon, their so-called religious organization, para mag-operate ng isang malakihan at malawakang Ponzi scheme? That these members are technically their investors. They're calling them donors. And these donations
their so-called donations, technically, these are investments and their monthly interest payouts, they call it love gifts. Ang lupet! Lodi kita, Pastor. Very genius. Lodi ka ni Xian Gaza. Ang lupit mo. Imagine, they're taking investments and they're saying na para sa ministry, hundreds of millions and even billion marks. Saan mo gagamitin ang ministry yon? And their members, they're all brainwashed. Most of them are brainwashed thinking that this pastor, Joel A. Apolinario, is a billionaire with massive estate, with multiple corporations and business ventures, a tycoon. Na-brainwash sila, but some are in denial. And some are not admitting it. Why? Because they are benefiting from it. So bakit nila i-admit na isa silang scam, isa silang ponzi scheme na kahit alam nila sa sarili nila yon, hindi nila admit kasi they are benefiting from it at gusto nila nagtuloy-tuloy lang ang pasok at agos ng pera para kumita silang lahat ng mga nauna. Ang question ko right now dito, sino na naman ang kawawa? Sino? Ikaw, yung papasok pa lang ngayon. After mag-collapse, why? Later, sasabihin ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo mismo kung ano ang current na estado, present na estado ng Kapa Ponzi Scheme na nakuha ko mismo sa kanilang former head accountant na nag-voluntary surrender sa ating mga otoridad. Ang mga susunod na impormasyon na ilalahad ko dito at sasabihin ko sa inyo are all exclusive. First time lang maririnig or malalaman ng publiko, hindi makikita sa internet, hindi makikita sa Facebook or kahit saan ma, not even from Kapa members themselves. Why? Because these are highly classified information by Kapa Community Ministry International Inc. na nakuha ko mismo sa kanilang former head accountant. The first question now na pwedeng tinatanong nyo rin sa sarili ninyo is, saan nila nilalagak yung daang milyones na pera or yung bilyones ng pera without being checked by the Anti-Money Laundering Commission or ng BSP or whatsoever agencies? Diba? You know? Guys, na-shock din ako. Grabe, ganun kalaki yung pera nila. Why? Bumilis sila ng sariling bangko. 3 rural banks. Imagine, wala mapaglaga ka ng pera, kailangan ma-safe nila yung pera nila without being checked by whatsoever agencies, by the government. Anong ginawa nila? Bumili sila ng bangko. 3 rural banks. 1 in General Santos City, 1 in Tandag City in Surigao del Sur, and 1 in Cagayan de Oro, discreetly bought 3 rural banks at doon nilagak yung daang milyones nila, mga bilyones nila, using different dummy names, dummy bank accounts. Wow! Ang lupit! Imagine that! Kaya pala hindi wala matrace yung mga pera nila kasi andun sa sarili ng bangko. Controlled nila yung bangko, kanila yung vault, kanila lahat ng records, all the accounting, all the data, controlled nila, ganun kalupit. One more thing, syempre hindi magkakasya dahil may mga audit pa, hindi kasya 3 bangko dahil umabot na sila ng multibillion talaga. So ano pang ginawa nila? Nakipag under the table negotiation deal sila sa 4 na malalaking korporasyon, kilalang korporasyon sa Mindanao. So ano gagawin nila? Para makigamit ng corporate bank accounts with these big corporations. And these big corporations, the board of directors, the owners themselves, receives 5% na altas sa gross deposit na pinatabi or pinalagak sa kanila ng Kapa. So ang tanong, saan mo ngayon matitrace yung pera ng Kapa? Wala. Tinago nila securely sa 3 rural banks that they discreetly bought and sa 4 na malalaking kumpanya sa Mindanao that they had a under the table negotiation deal. So alam niyo na ngayon kung bakit kahit i-check nyo yung Kapa Community Ministry International Inc. sa mga bangko
with their bank accounts, bakit wala kayong makita, hindi makita yung records, hindi malaman kung saan ginagamit yung pera, saan nilalagay yung pera, saan pinapaikot yung pera, saan nakatabi yung pera, nasa accounting and all. Andoon. And now, dumating na tayo sa climax ng aking expose. The most interesting part of the expose about Kapa. Why? Because now we will be talking about figures. Real figures coming mismo sa former head accountant ng Kapa, mismong galing sa libro nila, accurate numbers of their present financial status as of April 2019. And with that, please allow me na kunin ko yung kodigo ko kasi we're talking about billions of peso na hindi ko na kayang i-memorize. The big question now para sa publiko and especially also with all the Kapa members worldwide is ilan na ba talaga yung miyembro nila? Because everything is just hearsay na umabot na sila ng 2 million, 1 million because they have this certain anniversary, third year anniversary or whatsoever. Pero the question now is, ilan na ba talaga ang miyembro na nagpasok sa Kapa ng kanilang pera? At walang ibang makakasagot niyan kundi yung may hawak mismo ng libro, ng mismong database nila, which is the former head accountant. So the question now is, ilan nga ba? The answer is, the total investing members or the so-called donors that gave donation to this Ponzi scam, Kapa, is 546,742 members. Individuals, names, donors. 546,742 members. And another question now, with those members, 546,742 members, how much ang total principal investments pool fund ng lahat ng miyembro ng Kapa as of April 2019? It's 9,345,585,000. So madaling sabi, it's 9.3 billion. Another question is, with that 9.3 billion, how much yung 30% overall interest payout nila for the month of May next month? How much yung hinahabol nila kailangan pumasok na investment para tapalan lahat itong love gifts, which is technically the interest payout? How much? 30% of 9.3 billion is 2,803,675,000. Imagine! Yun yung pera na kailangan nila makuha na investment next month para matapalan at makapag-payout sa lahat. And how much yung total maturing investment? Meaning to say, kasi naka-terms ang Kapa ng 4 months lock-up period na hindi ka pa pwede mag-pull out ng principal investment mo, ng donation mo, kapag hindi ka pa nagmamature within 4 months. So ngayon, how much yung total maturing investment for the month of May? It's 2,566,785,000. Imagine, try mo i-add yun. 2.8 billion na 30% overall interest payout next month plus 2.5 billion na maturing investment na kailangan nilang isoli at ibalik. So how much yung total nun, guys? Mental ko lang ha. It's 5.3 billion. So anong gagawin nila pag hindi nila mayroon yung 5.3 billion? The existing members na may maturing investment ay kukumbinsin nila na mag-roll at huwag munang bawiin. Ganun ang sistemahan ng Ponzi scheme. Hanggang mag-collapse na ito. Imagine guys ha, it's 5.3 billion yung 30% na 2.8 billion overall interest payout next month plus the maturing principal investment na 2.5 billion, it's 5.3 billion. Ang tanong ngayon, with those figures, how much ang total cash liquidity ng buong Kapa na nakatago sa tatlong rural banks in Cagayan de Oro, in Tandag City, in General Santos City, at nakatago sa corporate bank accounts
ng apat na malalaking korporasyon sa Mindanao. How much, guys, total as of April 2019? It's 2,254,435,000. Sa madaling sabi, it's 2.2 billion ang total liquidity. Pero ang maturing investment next month, 2.5 plus 30% overall payout, 2.8, which is total of 5.3 billion versus 2.2 billion na cash liquidity. Ang question ko ngayon, yung difference ng 5 billion at nung 2 billion, saan nila huhugutin? Saan? Saan pa nga ba sa mga bagong members na magpapasok na re-recruitin ng 546,742 existing members? Tapal system. But the problem now is umabot na sila dun sa stage na pa-collapse na. Why? Because we're talking about billions now. And if we're talking about billions, we're talking about 30% interest payout monthly na sobra ng laki ng liability at hinahabol nila kada buwan. That's why I released this expose. Kasi andun na sila sa maturity, kumbaga sa araw, sa sun, supernova na, paputok na, time bomb na sila, na kung sino man ang mga magpapasok pa ngayong buwan, sa susunod na buwan, sa June, sa July, kung sino pa magpapasok, eto na yung mga Pilipino, daang libong Pilipino or milyon na Pilipino ng mga pamilya na mabibiktima. Why? Kasi sila na yung mga huling pumasok at nasa pinakailalim ng Ponzi scheme pyramid ng Kapa, na pagka nagka-payout na sa lahat, na wala na mapondo na may payout, nandun lang, nag-peak na sila, umabot na sila sa 15 billion mark. Right now, they are on the 9 billion mark, right? Umabot na sila sa 20 billion mark, 25 billion mark, or 30 billion mark, puputok na yun automatic. Auto-collapse na sa time bomb, sa sabog na yon. At sino ang mga kawawa? Ang mga Pilipino na naman, na nahuli, katulad na lang ng mga dating kwento noong nakaraang dekada, noong 90s and all, na paulit-ulit na lang, na walang kasawaan, walang kadala-dala. Tayong mga Pinay. Ang tanong ngayon, ano na ang mga susunod na pangyayari right after this expose? Una, some of the members will stop rolling. The moment na mag-mature na yung investment nila, ipu-pull out na nila yon ng buo. Pangalawa, some of the members, ang ititira na lang is yung amount or yung halaga na kinita or tinubo na nila. Kumbaga, sumipti na. Pangatlo, new pay-ins or new members will reduce to even as low as 60% or 70% because of this expose. And I'm telling you right now, the moment na mangyari yung tatlo na yon, it will be a domino effect towards the collapse of the entire system. Yung time bomb ay sasabog na. Sino ang kawawa? Yung mga huli na pumasok. Yung mga nasa pinakailalim ng Ponzi scheme pyramid. And the moment na mangyari yan at sumabog na, they will start filing complaints, they will start filing cases to different courts in the Philippines, syndicated staff to the people behind Kapa, and so on and so forth. Warrants of arrest lalabas, blah blah blah, magtatago. Same history shit na nangyari ng paulit-ulit sa Pilipinas with different investment scam operation. Nakakalungkot lang isipin, no, na since dumating yung mga Espanyol, si Magellan noong 1521, religion brainwashing sa Pilipinas ay napakatindi. I'm not saying na against ako sa religion, or you know, I'm a Catholic, but I'm not saying na against ako sa kahit anong religion. What I'm just saying is that yung mga Pilipino na parang andaling masway pag usaping religion, andaling mauto. Ang daling gamitin ng relihiyon na paikot-ikutin yung utak natin on certain matters basta relihiyon ang pinag-uusapan. Pansin ko lang. Just my opinion. Another thing is that when it comes to financial literacy, very illiterate ang mga Pinoy. Just ko.
Ulit-ulit na lang ng mga ponzi scheme, investment scams, hindi nadadala taon-taon bago. Alam naman nila na ganito yung kinikita, sobrang too good to be true. Pero tatanungin pa kung legit ba yan. Imagine, tas papasok pa sila. Tapos next year, ganyan naman, na-scam ngayon. Next year, papasokin na naman. At next year, papasokin na naman. My God, walang kadala-dala. Lalo na yung mga nasa probinsya. I'm not discriminating yung mga promdis over sa, with Manileños, ha. What I'm just trying to say is that parang ang daling mapaikot, napaka bobo, is the right term. Ang bobo pagdating sa usaping pera, sa mga investment and all pag ng mga Pinoy. I hope na magkaroon ng mga financial literacy programs and campaigns pa na mas maging utak ba yung mga Pinoy when it comes to these investment scams at hindi pasok at dive lang ng dive sa mga walang kwenta or bagay na ubusin lang din yung pera nila at life savings nila. Ayun. And I'm done. And last thing I just would like to say to the Philippine government, from this day forward, kakampingin na po ako. You know, for the past years of my life, 6 or 7 years or 8 years of my life, lumalabag ako sa batas, hindi ako maayos. I'm not a law-abiding citizen. Ang dami kong nilabag na batas, especially when it comes to scams. And I want to say this, to grab this opportunity from the bottom of my heart, na from this day forward, ay takampiin na po ako. I will be your social media vigilante when it comes to Ponzi schemes and investment scams sa ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat. So this is Xian S. Gaza, convicted scammer, international fugitive, and your social media vigilante saying, damn!